바날라 뜸마박이나 망교스 나사미나에 인다고 망하할 살라마포사 인용 빡니타스 물라사 월랑한강 빡가와사 가야마이 빡아사 우팡 마카발살랑이 사바망이던 낭 바나남팔라타야사 비야야낭 조스 가미아인 날릭타스 사바망이던 낭 빡다낭낭 두고 가야 나파파살라마사 인용 세크리피쇼 아빠그이빅 야연마이 로즈데이설만스 까사마낭 발라감브라더 제인시터스 나 닉다스 사바바이탄 낭 박다낭낭 두고 사하라판 낭 빵이노온 박규사 사마암뿐인요까미 우방 마우나완 앙 망아살리타낭 조스 앗 깔로반낭 조스 국마이 망아 브라더지 앤 시터스나 마이랍 앗 마이사키 박규사 뚜루한 뿐인요 신라 우방 말락바산 앙 아누망 박수보 가야 구스토나미 나 신라 아이 마무무하이 빠라사 칼루알라티안 낭조스 앗 에방헬료 가야 바라밍 칼룰루 아이 말리리타스 사바바이탄 낭 아밍 빠그이빅 앗 아밍 나티디랑 부하이 엔 나파파살라마사 인용 뚤롱 앗 비야야 가야 마이 디스트릭 투 바이블 세미나 농딩고 가야 나니니월라 kami na ang mga kaluluwa'y naligtas. Pakiusap, kabayan po ninyo sila upang manatili sa tunay na church. And nanalangin kami na para sa District 1 Bible Seminar mula bukas, pakisen maraming mahalagang kaluluwa upang maligtas. Kaya gusto namin maluwalhati sa inyo sa pamamagitan ng Yayong District 1 Bible Seminar. Hanggang sa huling Lord's Day Sermon, pakiusap, samahan po ninyo kami. Sa Espiritu Santo lang kami nagtitiwala. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa Unang Korinto, Chapter 1. Unang Korinto Unang Korinto chapter 1 verse 18 Unang Korinto chapter 1 verse 18 Tasa yung budatin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahama, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. 2,000 years ang nakalipas, may krus sa Golgotha. Kaya today, sa pagkakitan ng Lord's Day sermon, Yeah, pupunta sa Golgotha upang makita ang cross. Tingnan po natin sa Unang Korinto chapter 1 verse 18. Sapagkat ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang krus ay kamatayan. And sa krus, may pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Sa katunayan, sa krus, Namatay si Jesu Kristo para sa lahat ng tao upang maligtas.
Kung ngayon sigurado sa kruso may pag-ibig ng Diyos, ito ay katotohanan. Kaya sa ating buhay, ang kruso ay pinakamahalagang bagay. Ang kruso ay kahit kahoy. Pero sa harapan ng Panginoon, ang kruso ay pinakamahalagang bagay. Kaya si Apostol Pablo nag-testify, gusto ko alam, gusto ko kilala si Jesu Kristo at ang kruso lamang. Dahil, para sa lahat ng tao, ano ang pinakamahalagang bagay? Si Kristo at krus. Sa katunayan, sa mundong na ito, maraming relihiyon, maraming uri ng relihiyon. And also sa Christianity also maraming denomination. And also may psychology and philosophy. Kung gayon, nakaroon sila ng maraming kayamaan, knowledge. Pero, Brother Jane Sitas, pakiisipin ninyo, sa pamamagitan ng religion, sa pamamagitan ng philosophy, sa pamamagitan ng psychology, sino man ay maliligtas? Hindi pwede. And hindi nila alam ang mga tao ay saan, nagaling saan, and pupunta saan, hindi nila alam. And yung kasaysayan na ay paano naisa katuparan and maisa sasa katuparan, hindi nila alam ang lahat ng religion, philosophy, and psychology. Kahit maraming kayaman, pero hindi nila alam. Pero yung cross, sa pamamagitan ng cross, kilala natin, si Jesu Kristo ang Diyos at ang pag-ibig ng Diyos. Sa cross may katotohanan. Sa katunayan, sa pamamagitan ng cross, alam natin, minamahal ako ng Diyos, mas minamahal ng Diyos ako kaysa kanyang anak. Dahil sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesu Kristo, iligtas tayo ng Diyos. Kung ano, sigurado, mas minamahal ako ng Diyos kaysa Panginoon. Si Jesu Kristo. Ito ay totoo. Kaya, yung cross, sa cross, may pag-ibig ng Diyos. Tingnan po natin sa Unang Korinto chapter 1, verse 23. Unang Korinto chapter 1, verse 23. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Kaya yung krus ay para sa Hudyo, ito ay isang katitisuran. And para sa mga Hintil, yung krus ay magiging kahangala. Bakit po? Ang mga Hudyo, hindi naniniwala sila ni Jesu Kristo. Kaya yung cross ay magiging stumbling block, stumbling lock, namanya ba? Ito, katitisuran. Hanggang ngayon, most Israelita ay hindi naniniwala si Jesu Kristo, ni Jesu Kristo.
Kaya sila'y hindi nalita sa hindi nakaroon ng buhay na wala hanggan. E para sa mga hentil, yung cross ay kahangalan. Kahangalan. Pagkipo yung cross ay kahangalan. Sa katunayan, sa pamamagitan ng cross, naligtas tayo. Pero para sa mga hentil na hindi naligtas, ang cross ay hangal. Pagkipo, sa cross, ano ang nangyari? Ang mga criminal ay namatay. Naunin mo? Nang si Jesus Cristo namatay sa cross, may dalawang criminal dahil sa maraming kasalanan, malaking kasalanan sila ay namatay sa cross. Kung ganon, yung cross ay ano po? Paghuhugo. Tungkol sa kasalanan. Kaya para sa mga hentil na hindi naligtas, yung cross ay walang halaga. Ne? May paghuhukom. Kaya sinabi ng Biblia, ipinang ang aral namin ang Kristo na ipinako sa cross na isang katitisuran sa mga hujo at kang alan sa mga hentil. Kaya, para sa mga hentil na hindi naligtas, yung cross ay hindi halaga, especially hentil. Hentil. Hentil na hindi naligtas. Pero para sa akin, yung cross ay pinaka mahalaga. Dahil sa lumang tipa may nilalaman ang mga tao na nakasala malaki kung ganoon may paghuhukom sa cross. Ito ay yung cross. Buksan po natin sa Deuteronomy chapter 21. Deuteronomy chapter 21. Deuteronomy chapter 21, verse 23. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy. Dapat siyang ilibing sa araw ding iyon, sapagkat ang taong binitay ay isinumpa ng Diyos upang huwag mong marumihan ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana. Dito may meaning tungkol sa cross. Ano ang nangyari sa unang panahon? Ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy. Dapat siyang ilibing sa araw ding iyon sapagkat ang taong binitay sa isinumpa ng Diyos upang huwag mong marumihan ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana. Dito may nilalaman, yung cross ay tumutukoy, sumpa. Sumpa. Sa middle part may nilalaman, sapagkat ang taong binitay sa isinumpa ng Diyos. Sampo, sa krus. Kaya, para sa mga tao na hindi naligtas, and hindi nila, hindi, naniniwala sila, yung krus ay, anong bagay? Sumpa. Yung krus ay tumutukoy sumpa. Sumpa. Ibig sabihin, para sa mga brothers and sisters na naligtas, and para sa mga tao na hindi naligtas, ang krus ay totally
makaiba. Kaya yung cross ay pag-ibig, pag-ibig. Yung cross ay pag-ibig ng Diyos. Yan, yung cross ay sumpa para sa mga hindi. Kaya yung Lord's Day sermon, pamagan ng sermon ay pag-ibig ng kruso at hangal na pangangaral ang Ebanghelyo. Hangal na pangangaral. Buksan po natin sa bagong tipan may parehong dilalaman na isulat ni Apostol Pablo. Buksan po natin sa Galatia chapter 3. Galatia chapter 3 verse 13. Galatia chapter 3 verse 13. Pasayin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Yeah, dito, may parehong dilalaman kasama ng Deuteronomy chapter 21 verse 23. Dahil si Apostol Pablo quoted yeah, lumang tipan sa huling bahagi, tingnan po natin sa huling bahagi, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Yung krosay, punong kahoy. Yeah, punong kahoy. Pero sa kahoy, cross, may dalawang uri ng nilalaman. Para sa mga Kristiyano, ito ay may katotohanan at pag-ibig ng Diyos. Pero para sa mga hentil na hindi naligtas, ito ay mukhang sumpa. Yeah, sumpa. Kung ganon, yung cross의 pinaka mahalaga, pagkipo. Sa cross, namatay si Jesus Kristo at muling binuhay si Jesus Kristo pagkatapos ng 3 days. Kung ganon, ang cross의 pinaka mahalaga. Ibig sabihin, ang Diyos의 naging isang tao namatay sa cross and muling binuhay si Jesus Kristo. Ito ay totoo. Sinuman determine kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, walang tao. Tama ba? Pero si Jesus Kristo ay namatay sa cross at muling binuhay si Jesus Kristo after 3 days. Ibig sabihin, si Jesus Kristo ay ang Diyos. Tagapagalika. Kung ano, sigurado, siya ay namatay hindi dahil sa kanyang sariling kasalanan, dahil sa lahat ng makasalanan namatay si Jesus Kristo. Tama po? And also, maraming saksi. Yeah, saksi. Maraming tao ng saksi tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. Ayon sa Biblia, 500 people, yeah, nakita nila ang muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. Ilang tao? Mga 500 tao. Ang lahat ng alagado niya, nakita. And 500 tao nakita. Kung ngayon sigurado, ito ay totoo. Ibig sabihin, ang Diyos ay naging isang tao and namatay sa krus and
may muling pagkabuhay. Hindi dahil sa kanyang sariling kasalanan, dahil sa iyong kasalanan, dahil sa aking kasalanan. Ito ay yung pag-ibig ng Diyos. Sa katunayan, dahil sa aking kasalanan, dahil sa iyong kasalanan, dapat tayo mamatay sa krus. And dapat tayo magkaroon tayo ng paghuhukom, and then pupunta sa imperno. Ito ay yung destiny natin. Tama po? Sa krus. Sa krus. Ito ay tumutukoy sumpa para sa mga tao na hindi naligtas. Kung ganoon, bago tayo ay naligtas, kayo ay makasalanan. Kung ganoon, dapat tayo mamatay sa krus tulad ng dalawang kriminal kasama ni Jesu Kristo sa krus. Pero sa halip tayo, si Jesu Kristo ay namatay, nagsakripisyo sa krus, and muling pinoy siya. Ito ay kamangmanghang biyaya ng Diyos at pag-ibig ng Diyos. Then, tingnan po natin sa Unang Korinto, chapter 1, verse 21. Unang Korinto, chapter 1, verse 21. Pasayin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangaral. Dito may dalawang uri ng karunungan. Ang karunungan ng Diyos at ang karunungan ng sanlibutan. Tao. Totally magkaiba na mga ito. Ang karunungan ng sanlibutan, tao, hindi kilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Yeah. And also, tungkol sa buhay ng tao, hindi pwede ibigay ang sagot saan, nagaling saan, yeah, and pupunta saan, walang sagot ang karunungan ng sanlibutan. Tao. Pero ang karunungan ng Diyos ay mahalaga. Dahil sinuman sumasampalataya, sila'y maliligtas and sila'y makaroon ng pag-asa upang makapasok sa langit. Dito ay kamangmanghang biyaya ng Diyos. Tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Pero sa mundong na ito, maraming tao ay hindi naligtas, sila ay pupunta sa imperno. Dahil maraming dahilan, walang interes sa espiritual na bagay, dahil sa stubbornness, and sa pamamagitan ng kanilang sariling kalooban, gusto nila pumunta sa langit, kaya hindi pwede. Dahil ang mga ito ay anong uri ng karunungan? Ang karunungan ng sanlibutan, ang karunungan ng tao. Kanina sinabi ko, sa pamamagitan ng philosophy, sa pamamagitan ng psychology, sa pamamagitan ng maraming uri ng relihiyon, gusto nila maligtas. Gusto nila pumunta sa langit. Pero hindi pwede. Ang lahat na ito ay anong uri ng karunungan? Karunungan ng sanlibutan. Hindi kilala sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan
angios and cruz. Kaya sabaw itan ng hangal ng pangaralang ebanghelyo, we can evangelize and God can save lost souls. Ito ay yung karunungan ng Diyos. Ito ay krus. Ito ay krus. Kaya, kapag inisim natin ang krus, tayo ay magiging malakas. And tayo ay napapasalamat sa Panginoon. And tayo ay magiging kagalakan. Dahil sa krus, may pag-ibig ng Diyos at katotohanan. Kung gano'n, yung krus, 2,000 years na ang nakalipas, sa krus, may si Jesu Kristo. Kung gano'n, yung krus ay inilagay, sampo inilagay, sa medyo taas o sa baba? Eh? Sa baba o medyo sa taas? Taas. And brothers and sisters, alam po ba ninyo yung cross, anong size, sukat? Eh? Malaki. Eh? Yung height, taas, mga 280 cm. Ilang sentimeter ang height mo? 100 lang? Bali, usually 160, tawa ba? 160, 170. Pero yung cross, yung taas, 280. Kung ngayon sigurado, yung cross ay inilagay sa medyo taas, sa taas. Yeah. Pag-ibo. Sinuman makikita. Eh? Mari sila, mari nila makita, makita, makita. Eh. Kaya inilagay ng krus sa taas. Buksan po natin sa Juan chapter 19. Juan chapter 19. Verse 41. Juan chapter 19, verse 41. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa lugar ng pinagpakuan sa kanya ay may isang halamanan, at sa halaman ay may isang bagong libingan na kailanmay hindi pa nalalagyan ng sinuman. Halamanan ay hindi bilis. Tama ba? Ne, halamanan. Yeah. Sa Biblia may nilalaman tungkol sa halamanan ng Eden. Tama ba? Halamanan ng Eden. May apat ng ilog mula sa halamanan ng Eden. Kung ngayon, yung halamanan ng Eden ay inilagay, medyo taas. Kaya apat ng ilog ay dumaloy. Naon nyo ba? Yeah. Dito, nasaan krus? 2,000 years na ang nakalipas sa Jerusalem sa halamanan. Yeah. Ayon sa information, walang eksaktong lugar. Yeah. Ang mga biblical scientist inisip nila dalawang lugar, tatlong lugar. Pero walang eksaktong information. Pero sa Jerusalem, nasa Jerusalem, ang krus. Ito ay yung pangalan ay ano po? Golgotha. Golgotha. May pangalan, tama ba? Golgotha. Nasa Golgotha, may krus. Ito ay totoo. Pero walang eksaktong lugar sa Biblia. Tulad nito, yung krus ay inilagay sa halamanan. Kung ano, sa pangitan ng versikulo Juan chapter 19, verse 41,
Dapat natin ipangaral ang ebanghelyo. Dapat natin ipangaral ang krus. Nandiyo ba? Ininlikay natin ang krus, kung ano, walang sinuman ay maliligtas. Ibig sabihin, yung krus ay inilagay sa taas, ibig sabihin, when we preach the gospel, ang mga malagang kaluluwa ay maliligtas sa pamamagitan ng krus. Ito ay, ano po, pangangaral ng ebanghelyo. Brother John Sitos, paano naligtas po ba kayo? Eh? Sa iyong sarili? Hindi po. May inviter. Tama ba? Kaya, invitee. Ikaw ay naligtas. May pangaralang cross kaya ikaw ay naligtas. May isang kapatid evangelized para sa iyo, kaya siya ay naligtas. Ako rin. Yeah. Kung aron, yayon also, kung walang, kung hindi ipakita ang kruso, kung ngayon walang sinuman ay hindi, walang sinuman, maliligtas. Yeah. Kaya yung cross hindi ilagay sa baba, dapat tayo ilagay sa taas. Ibig sabihin, we should preach the gospel. Pag-ibo, minamahal natin ang Diyos. Tama ba? Yeah, minamahal natin ang Diyos. Pag-ibo, Brother and sisters, minamahal ninyo ng Diyos? Minamahal ang Diyos? Opo. Opo? Bakit po minamahal ang Diyos? Bakit po? Walang sago. Bakit po minamahal ang Diyos? Buksan po natin sa Unang Juan, Chapter 4, Verse 19. Unang Juan chapter 4, verse 19. Basahin mo natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Yeah. Tayo'y umiibig. Bakit po? Sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Dahil siya ang unang umibig sa akin, kaya ako ay umiibig sa Panginoon. Ibig sabihin ba yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso, kaya minamahal ko ang Diyos. Yeah. Ito ay totoo. Kaya yung hangal na kruso ay, sakado na yung kruso ay hangal. Pero ito ay pinaka matalinong bagay upang maligtas ng mga tao, mga kaluluwa. Para sa mga tao na hindi naligtas, yung kruso ay hangal. Hangal. Tama po ba? Pero, ang hangal na kruso ay, ano po, pinaka matalinong dahilan upang maligtas. Kaya, how can preach cross? How can we preach cross? We should put cross highly. Ibig sabihin, when we preach the gospel, ang mga mahalagang kaluluwa ay maligtas. And yung cross ay tumutukoy, ano po? Pakdurusa. Kaya
without 박두루사, without sacrificio, 힌디뿌에 대해 입방하랄랑 에방헬료. 북산보나딘사, 마테오 챕터 16, 마테오 챕터 16, verse 12, verse 24, 마테오 챕터 16, verse 24, 바사인보나딘 사바이사바이, 3, 2, 1. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yeah. Dito, upang sumunod ni Jesus Kristo. Sa katunayan tayo ay nalita sa ibig sabihin sa pangitan ng ating Christian life, tayo ay mari natin mari tayo mari tayo maging mga alagad ni Jesus Kristo. Yeah, tayo ay naligtas. And sinasabi ng Panginoon, kung kayo ay magbubunga, maraming kayo ay magiging alagad ni Jesus Kristo. Kung ngayon tayo ay mari tayo maging alagad. Kung ano, paano susunod ni Jesus Kristo. Dito may nilalaman. Tingnan po natin sa versikulo 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus kay mga alagad, kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ne, dito may dilalaman. Upang sumunod ni Jesus Kristo, dalawang bagay. First, tanggihan niya ang kanyang sarili. Tanggihan. Kahit tayo ay naligtas, may sinful nature, may laman. Kaya ayaw natin sumunod. Ayaw natin sumunod ng salita ng Diyos. Upang ipangaralan ang ebanghelyo, kailangan sakripisyo, kailangan ng krus. Yung krus ay tumutukoy pagturusa. Pero ayaw nila. Ayaw ng brothers and sisters. Yeah. Kung ano, hindi pwede maging alagad niya. Alagad niya. Yeah. And also, ano ang kailangan? Sa huling bahagi, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pasanin ang kanyang krus. Pasanin ang krus. Yung krus ay malaki, tama ba? Ne. Kung ganyan, sigurado, yung krus ay tumutukoy pagturusa. Pagturusa. Hindi ilagay, hindi inilagay sa baba, yung krus ay dapat ilagay sa taas upang ipakita para sa mga tao na hindi naligtas. And also, dapat natin pasanin ang kanyang krus. Dapat natin pasanin. Yeah, carry. Yeah, carry. Ito ay kaninong krus? Dito. Kanyang krus. Kanyang krus. Ibig sabihin, may krus sa isang brother, sa isang sister, baka ibang krus inilagay ng Panginoon, inilagay ng Diyos sa atin, magkaibang krus. Kung ano, ang ating pagturusa, ang ating krus ay magkaiba. Nandiyo ba? Kaya kung ayaw ninyo ang krus,
upang tasanin kung karon ano ang mangyari. Yung cross mo ay magiging mas magiging heavy. Magiging heavy. Naunyo ba? Naunyo ba? Dahil mayroong training. Dahil tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kung karon bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo mabuhay. Kung ngayon, dapat natin pasanin ang aking kruso. Ang aking kruso. Pero ayaw, kung ayaw natin, kung ngayon ano ang mangyayari, sigurado yung kruso ay magiging mas heavy. Kung ngayon, yung Christian life ay magiging mas mahirap. Pero kung kayo ay susunod ng kalooban ng Diyos, kung ganoon, yung cross mo ay magiging light. Ne? Madali. Magiging madali. Kung ganoon, yung cross, kailan tapat natin pasanin? Minsan o araw-araw? Buksan po natin sa Lucas chapter 9. Lucas chapter 9, verse 23. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinuman ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Eh, dito may halos parehong nilalaman, pero may makaibang nilalaman. Ito ay ano po? Araw-araw. May nilalaman araw-araw. Kanyang krus araw-araw. Magpasan. Magpasan ng kanyang kruso, kanyang kruso, hindi minsan, araw-araw. Araw-araw. Dahil, pagkatapos ng kaligtasan natin, yung layunin natin ay pangaralang Ebanghelyo. Kaya, araw-araw, dapat natin pansanin ang aking kruso. Araw-araw. Kung gano'n, kahit namatay sa kruso tayo, sa panahon na si Jesus Cristo namatay sa kruso, tayo rin. Dahil naniniwala tayo yung kamatayan ni Jesus Cristo. Kung gano'n, tayo rin ay namatay sa krus. May nilalaman, Galatia chapter 2. Galatia chapter 2, verse 20. Galatia chapter 2, verse 20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko yayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ito ay totoo. Tayo ay namatay sa kruso kasama ni Jesus Kristo. Ito ay kaligtasan. Kung ano, dapat natin pansanin ang aking kruso araw-araw. Pero may problema. Bakit po? May laman. May tukso ni Satanas. May sanibutan. Kaya minsan ayaw. Ano? Upang pansanin ang aking krus. Kayo ano ang nangyayari? Hindi pwede upang ipangaral ang Ebanghelyo mayos. Hindi pwede. Without cross, without
carrying cross, we cannot 입방하라랑 에방엘료 나 마이오스. 아라와라. 그러면 까이 따유아이 나마따이 사크루스 아라와라오 답받다요 마마따이 마이 테스모니 니 아포스톨 파블로 북사보나티사 운항 고린도 챕터 15 verse 31 아쿠이 나마마따이 아라와라오 망아 까파티 시 아포스톨 파블로 샤이 마따팟 사 빵아랄랑 에방엘료 파르사 칼루알라티안 낭조스 파르사 말라왕 철치 샤이 마따팟 페로 스틸 마이 심플레이처 샤 앤 올소 마이 라만 샤 가야 낙 테스트파이 샤 아쿠아이 나마마따이 아라오 예? Brothers and sisters, 2000 years 나 악나까리 빠스 나마따이 시 예수 그리스도 엔사파왕이 땅낭 비브리아 길랄라나딘 시 예수 그리스도 시 예수 그리스도 아이 나마따이 사 크로스 사빠나온년 나마따이 악고 린 페로 아라와라오 답받다요 마마따이 답받다요 예 답받다요 마마따이 아라와라오 사빠나온년 we can preach the gospel properly 그야 when we preach the gospel 악마가 마을라간 깔룰루아이 말릴리다스 악마가 파밀리아 모아이 말릴리다스 엔 까사마낭 박두루사 까사마낭 박두루사 we can preach the gospel 엔 이온 크로스 아이 뚜무뚜꼬이 아노 마이 vertical and my horizontal 예 direction 예 까후이 따와 달라왕 까후이 달라왕 까후이 vertical 까후이 and horizontal 까후이 이또 아이 뚜무뚜꼬이 vertical 까후이 아이 뚜무뚜꼬이 My conflict, 까사마 사빠기던 낭조스 앗 아코 달사까사라나 Pero 이 또아이 예 settle down 사파방이던 낭 두고니 예수 그리스도 까야 마이 까빠야 빠한 사빠기던 낭조스 앗 아코 이 또아이 뚜무뚜꼬이 아노포 앙 vertical 까오이 앙 vertical 까오이아이 뚜무뚜꼬이 마이 까빠야빠 사 빠기탄 낭조스 앗 아코 까야 마리따요 막 펠로시 까사마 낭조스 네 마리따요 만달랑이 사 빠기노 온 and we can ask 뚤롱 사빵이노온 다일 사바왕이 떴낭 vertical 까후이 사 크루스 사 크루스 북사보나디사 에페소 챕터 2 에페소 챕터 16 에페소 챕터 2 verse 16 바사보나디 사바사바이 3, 2, 1 At kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng cross na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. Yeah, dito may nilalaman tungkol sa hujo at hentil. Hujo at hentil ay baka iba sa Biblia. Hujo, ang mga hujo, ang mga Israelita at hentil.
Pero sa pamamagitan ng krus, ang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ibig sabihin, ang dalawa ay tumutukoy hujo at hentil sa isang katawan sa Diyos. Ibig sabihin, kahit sila'y makaiba, pero sila'y naging isang katawan ni Jesu Kristo sa pamamagitan ng ano po? Krus. Sa pamamagitan ng tugon ni Jesu Kristo. Kaya sa church, walang separation and dividing ayon sa position, ayon sa mga tao. Ibig sabihin sa church, sa tunay na church, mayroon ng kapatid, mayamang kapatid, sila'y magiging isa. Koreano and Filipino ay magiging isa sa tunay na church. Hujo at hentil ay magiging isang katawan ni Jesus ito. Ito ay tunay na church. Pagkipo, sa pamamagitan ng krus, sa pamamagitan ng tugon ni Jesus Kristo, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Tama po, brothers and sisters. Ito ay tunay na church. Kanyang papakasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. Kay may conflict. Kay may conflict. Sa pamamagitan ng krus, sila'y magiging isa. Ito ay kamangha-manghang kapangyarihan ng Diyos. Brothers and sisters, isipin po ninyo, yung character mo, ba ay pareho kasama ng brothers and sisters o makaiba? Makaiba. Tama ba? Makaiba. Pero, sa harapan ng Panginoon, bari tayo maging isa. Ito ay kamangha-manghang biyaya. Kahit makaibang mukha, kahit makaibang character natin, kahit makaibang position sa sanlibutan na ito, tayo ay maring maging isa. Pag-ibo, dahil sa krus. First, may kapayapaan sa pamamagitan ng vertical kahoy, yung horizontal kahoy also nangyayari. Namin ba? Kung walang vertical kahoy, yung horizontal kahoy also walang halaga. Namin ba? Ibig sabihin, kung walang kapayapaan sa pamamagitan ng Diyos at mga tao, hindi pwede maging kapayapaan sa pagitan ng mga tao. Hindi pwede. Kaya dalawang kahoy. Yung cross ay gumawa sa pamamagitan ng dalawang uri ng kahoy. Kaya may duty upang ipangaral ang cross, ito ay kapayapaan. Buksan mo natin sa Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 18 and 19. Ikalawang Korinto, chapter 5, verses 18 and 19. Basahin mo natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Sa versikulo 18, lahat ng ito ay mula sa Diyos. Ano po? Na tayo'y ipinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng
pakikipak kasundo. Pakikipak kasundo. Ito ay nangyari sa pamamagitan ng cross, sa pamamagitan ng ano po? Vertical cross kasama ng Diyos. Kaya may duty, ministeryo, anong uri ng ministeryo? Ministeryo, ang ministeryo ng pakikipag kasundo. Ito ay, ano po? Pangaral ng Ebanghelyo. Sa versikulo 19, sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinakatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Yeah. May duty. Ano po? Yeah. Ministeryo ng pakikipagkasundo. Ito, minsan po araw-araw. Kaya, tapan natin pansanin ang aking krus araw-araw. Araw-araw. Kaya, brothers and sisters, kung may conflict kasama ng brothers and sisters, do you love each other? Do you love brothers and sisters? Pero, bakit po may conflict ang mga brothers and sisters? Bakit po ayaw ng brothers and sisters, isang brother, isang sister? Bakit po, hindi namatay sa krusya yun. Yeah? Hindi namatay. Kung kayo ay namatay sa krusya yun, hindi ayaw mo ang isang brother, ang isang sister. Dahil ikaw ay nabubuhay kaya ayaw mo isang brother, isang sister. Kung gano'n, ang mga brothers and sisters, ibang brothers and sisters, may sakit. Yeah. Ang Panginoon also may sakit. Tama ba? Yeah. Kahit tayo ay magkaibang, nakaroon tayo ng ibang character, tayo ay naging isa, tayo ay naging isang katawan ni Jesus ito, kung gano'n sigurado, we should love each other. Sa ating katawan, kung isang bahagi ayaw niya, kung gano'n, ano ang mangyari? Ano ang mangyari? Kayo ay, ano, pupunta sa ospital. Tama ba? May sakit. Or, ikaw ay mamamatay. Tama po? Sa ating church, sa katawan ni Jesus Kristo, kung ito ay nangyayari, kung ano ang problema, we cannot preach the gospel properly. Naunyo po ba? Kung ano, ito ay big problem. Naunyo po ba? Yeah. Malaking problema. Sa Biblia, may halimbawa, Pilipian church ay magandang church sa harapan ng Panginoon, pero ang mga tao ay namumuhay sila tulad ng kaaway ng krus. Naunyo po? Tulad ng kaaway ng krus. Kaya sila ay naligtas. Sa ating church, kung ito ay nangyayari, ano ang mangyayari? We cannot preach the gospel maayos. Naunyo ba? Yeah. When you preach the gospel, paano mari tayo, mari natin ipangaral ang ebanghelyo? Sa pamamagitan ng pag-ibig at sakripisyo. Pero kung may conflict, kung may fighting sa pagitan ng brothers and sisters, kung ganoon, hindi maayos. Hindi mabuti. Naunyo ba? Buksan po natin sa Unang Thessalonica chapter 5 verse 13. Unang Thessalonica chapter 5
4:14. Pasabudati sabay-sabay. 3:2:1. At lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Dito, sinasabi ng Diyos, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero, may conflict. Dahil small things, dahil misunderstanding, kung ano, hindi namatay tayo. Yayon. Hindi namatay. Sa krus, already namatay tayo. Kung ngayon, aking idea, aking knowledge, aking dream, ang lahat ng bagay ay namatay sa krus. Kung ngayon, sigurado, we can love each other and we can preach the gospel properly. 데살로니가 철치. 예. 데살로니가 철치아이 마부딩 철치. 따모와. 예. 마이 프레이즈 물라사방이노헌. 빼로 마이 컴플리. 까야 나이슬란디 아포스톨 파블로 마카로온 까요낭 카파야판 사 이사디사. 그만은 이또아이 마링 망야리 사투나이나 철치 빼로 이또아이 힌디 마부팅 예 마부팅 가와 나오죠 뭐 예 마부팅 가와 그야 네 북사보나디사 필리포스 챕터 3 verse 18 디또 마이 부손이 아포스톨 파블로 마이 부소 예, 마이 부손이 아포스톨 파블로 필리포 챕터 3 verse 18 바세보다티 사바사바이 3:2:1 sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihan sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang makaaway ng krus ni Kristo. Yeah. Taisa kamfli walang kapayapaan sa pagitan ng brothers and sisters sa Philippian Church. Kaya si Apostol Pablo ang kanyang puso ay may sakit. Marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at yayoy sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaway ng krus ni Kristo. Yung krus ay pinakamahalaga para sa akin. Tama ba? Ne? Sa pamamagitan ng krus, tayo ay naligtas. Sa krus may pag-ibig ng Diyos at katotohanan. Pero kung tayo ay namumuhay, ano po? Namumuhay. Tulad ng kaway ng krus ni Kristo. Kung ngayon, pasensya na tayo sa harapan ng Panginoon. Eh, sa krus. Sa krus. Sila ang mga kaway ng krus ni Kristo. Kaya brothers and sisters, tapan natin malaman bilang Kristiyano na ligtas sa pangitan ng krus. Kung ganon, kung may pagsuway ng salita ng Diyos, kung ganon, sa katunayan, tayo ay maring baging kaaway ng krus ni Kristo. Ano ba? Yan. Kung ayaw natin ipangaral ang Ebanghelyo, kung ayaw natin cooperate and sacrifice sa pangaral ang Ebanghelyo, kung ngayon tayo ay maring-maging kaaway, mga kaaway ng krus ni Kristo.
Kung ngayon, brothers and sisters, gusto po ba ninyo mabuhay tulad ng kaaway ng krus ni Kristo? Ayaw, eh. Ayaw, tama ba? Ayaw. Siyempre. Pero sa church, kahit ang mga brothers and sisters na ligtas, kung sila'y magiging mahina, kung ngayon, ito ay maari mangyari. Kung ganoon, shameful sa harapan ng Panginoon. Kaya, brothers and sisters, araw-araw, ano po, tingnan sa cross and pasanin ang iyong cross, ang aking ating cross, araw-araw. Para sa mga hentil na hindi naligtas, yung cross ay hangal na cross. Pero para sa atin, yung cross ay may pag-ibig ng Diyos at may katotohanan. Nandiyo po ba? Mula bukas, mayroong District 1 Bible Seminar. Kaya, tayo ay magiging encouraging dahil we can preach the gospel. Cross, we can deliver cross sa pangitan ng one mind, obedience, sacrificial. Kung ganoon, Masaya, tama ba? Segro 1 and 2 brothers and sisters, Masaya po ba kayo? Kung ngayon, kasama ng kakalakan, ipang-aralang ebanghelyo para sa mahalagang kaluluwa. Manalangin po tayo. Panalangin at mababagin amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa inyong biyaya at pag-ibig. Lalo-lalo na sa pamamagitan ng krus, kami ay naligtas. And sa pamamagitan ng krus, may pag-asa upang makapasal langit. And kapag inisip namin ang krus, may puso, tapat na puso upang ipangaral ang ebanghelyo. Kaya napapasalamat sa inyong kapangyarihan ng Diyos. Pakiusap, samahan po ninyo ang lahat ng brothers and sisters upang manatili sa tunay na church and upang ipangaral ang ebanghelyo para sa mahalagang kaluluwa. Naniniwala kami na ang Diyos ay kasama namin. Kaya, we can preach the gospel na maayos. And, pakiusap, gabayan po ninyo kami para sa aming natitirang fellowship. Sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.